Kasi ang sinasabi niya dito bayan, kaya kumukulo ang dugo ko, is pagkatapos daw ng term ng ating mahal na Pangulo, ay makukulong daw ang ating mahal na Pangulo. Bugok ba ang gagong ito? Hindi ba niya alam ang nangyayari? Unang putang inang yan, gagong trillionis yan. Hindi mo ba alam kung anong nangyayari sa ating bayan? Gumaganda. Samantala ikaw dyan, gago ka. Wala kang ginawa. Ang sarap mo talaga. Alam mo, trillionis, kung maglakad ka lang sa daan, kakuyugin ka ng taong bayan, putang ina mo ka. Gago. Alam mo ba ang mahal namin Pangulo? Kahit mo wala sa pwesto, hindi kami papayag na nagmamahal sa kanya na ipasok sa kulungan. Taong bayan ang kakalakad sa'yo. Putang ina, lakas ng dila mo kung papakulong mo ang may mahal na Pangulo. Eh kayo kaya, yung mga dati mong kasamahan na hanggang ngayon di pa nakukulong, dapat kayo sabay-sabay sa kulungan. Gago. Pakinggan yung tubayan ang sinasabi ng tarantadong ito para magkaroon kayo ng idea. Pero share niyo lang tubayan para dumami. Pag magbitaw daw sa pwesto ang ating mahal na Pangulo, siya daw makukulong. Tapos ang sabi niya doon sa ginagawa na plebisito, ang gagong ito, dahil daw, hindi na daw kailangan palitan. Dahil ang kailangan daw palitan, ang kung ano ang namumuno sa government. Sa dami ng kapalpakan ng ginawa nila sa ating bayan, binabuhay nila ang ating bayan. Tapos gumaganda ngayon ang ating bayan, ang mga putang inang ito, ha? Yung mga ayaw sa pagbabago, putang inang manigas kayo, ha? Dahil hindi namin kayo papayagan. Ha, nandito kami. Kaya itong baliw na to, baliw na senador na to, tuwing nakikita ko na nagsasalita ang gagong ito, talagang putang ina mo, sarap mong batukan, ang sarap mong shit, man. Ang lalakas ng ano niyo, ang lalakas ng loob niyo, hindi ko alam kung saan ka humuhugot. Alam mo, Trillianis, balang araw, Trillianis, pag maglakad ka sa publiko, may sasapak sa'yo ng mga nagmamahal sa bayan. Unang-una siguro sasapak sa'yo mga dati mong kasama na sundalo, baka pati kasama mo mga magdalo na iniwang ka na dahil sa bulok na sistema mo sa buhay. Putang inang gagong ito. Hindi mo ba nakikita? Nagbabasa ka ba Tonyo ng news? Kung ano nangyayari sa ating bayan? Gumagandang ating bayan. Tapos ikaw, ano ang pinagsasabi niyo? Kayo dyan ng mga dilawan sa Senado, wala kayong makikita, puro kayo bulag. Alam niyo kung di naging presidente si Pangulong Duterte, hindi magkakaroon ng increase ng mga pulis na double pa. Mga military, dahil putang ina yung mga dilawan, pabaya kayo. Kayo ang sumira sa Pilipinas. Kasamahan niyo ang mga gagong to, putang ina ng mga media, mga bayaran ng media, na ginagunyo ang taong bayan. Pwes ngayon, hindi na ngayon dahil may social media, katulad ko, nakakapagsalita, nakakasir. So hindi na niyo magagago ang buong Pilipinas, buong sambayanan ng Pilipino. Mga putang ina niyo mga media, ngayon, hindi na niyo magagago dahil naipapalabas ng totoo. Nakikita na ang katotohanan. Nakikita na ang ginagawa ng Duterte administration para sa pagbabago sa bayan. Pero kayo, anong nagawa niyo? Ngayon, inaayos na nga, gusto tayo magka-federalism. Ayaw nyo dahil, putang ina nyo, matatakot kayo na mawalan kayo ng pwesto. Kinatatakot nyo, si President Duterte magtatagal dyan, hindi siya aalis. Hindi siya aalis dahil gusto niya manatili ng pwesto. Gago, alam nyo, si Pangulong Duterte matanda na. Buti na nga, nandyan siya, ang dami-dami niya na nagawa sa mahigit wala pang dalawang taon. Ang dami niyang natulungan ng mga kababayan natin. Samantala kayo, umupo kayo ng years. Anong ginawa niyo? Ginago niyo ang taong bayan. Pati mga project, mga dumating sa bayan natin ng mga nasalanta, anong ginawa niyo? Bayan, pakishare lang to mga kababayan. Itong putang inang gagong ito. Hindi ako makakaano sa pag-ano sa gagong ito. Gusto ko bayan tapusin pang sinasabi ng tarantadong ito. Pakishare lang to mga kababayan. Ito ang mga salot sa lipunan . Mga dilawan na to . Ginaguni lang ang ating bayan. Dahil sa kapangyarihan ng media, sa totoo lang bayan, hangga't ngayon, balakas ang mga putang inang ito sa media dahil binabayaran nila ang mga malalakas na media. Hangga't ngayon kasi itong gagong ito, hindi ko alam kung bakit hindi pa makulong-kulong ang mga gagong ito. Sa dami ng ginagawa nila, yung mga
involved dyan sa Deng Baxia, yung involved dyan sa Yolanda, sa SAP Portepor hanggang ngayon, hindi pa nakukulong. Ang lakas nyo talaga sa bayan. Ang lakas nyo talaga mang bayad. Pero yung mga malalakas na bayaran na mga news na mga putak inang, hindi kayo naawa sa bayan natin. Ayaw nila talaga ng pagbabago. Pero bayan, pakishare po ito, na ishare dito na ikulong na ang gagong ito. Sa dami ng hinawakan niya ng project noon, sa dami ng kaso niya, dapat ang putang inang ito, ikulong na to ang gagong na to. Putang ina. Hindi ko alam kung anong klaseng tao pag-utak ng senador na to. Nakakahiya siya sa mga kasamahan niya ng mga senador ang gagong ito. May mga disente pa naman ng mga senador dyan na ang gagaling na gumagawa ng batas sa ating bayan. Pero samantala itong mga bugok na mga yellow shit, hindi nila matanggap. Mababago lang siguro ang gagong ito pag itapon sa kulungan ang gagong ito. Bayan, i-type niyo ang ikulong ang trillionist na yan. I-share niyo po bayan, hupuli makaabot ng 100,000. Ang i-type niyo ang ikulong ang gagong ito. Ikulong ang gagong ito. Hindi na dapat nakalaya ang nagsasalit ang gagong ito na nagsumisira sa ating bayan. Hindi ko nito patatagalan bayan, pero putang ina, na para malaman ng nagmamahal sa bayan na nandito tayo para ipaglaban ng ating mahal na Pangulo at ipaglaban ng sambayan ng Pilipino. Hindi na nila magagago ang bayan natin. Nandito tayo na nagmamahal sa bayan. Okay? Balita ko nandito sa trilyano sa New York. Alam niyo mo, dito sa New York, 90,000 plus ang Pilipinos. Pero nakita mo natin, halos lahat ho ng senator na pumunta rito, interview ho natin sa ating studio. At saka naimbitahan sa konsulado. No? At denyo ng mga kababayan natin. Ito yung kauna-unang pagkakataon na mayroong senador na lima lang dumayo. Anim pala yung isa nagka-camera. Yes. So dinumog siya ng anim na mga journalist. Dahil trabaho nila yun eh. Trabaho nila so, yun. You know, pero hindi natin binigyan ng pansin dahil alam na natin kung ano yung balak niya. Tsaka hindi na kailangan mag-engage sa kanya eh. Pero ang totoo niyan, si Trillianes, nababahag yung buntot. Takot na takot dahil nung narinig niya, nag-declare ang Pangulo ng Red Group, lumipad papuntang Amerika, nagtago sa likod niya, ano, Rubio, sabi niya, ano, huhulihin kami ng Duterte, mag-Red Group na! Yun ang balak niya, kaya nandito siya sa Amerika. Okay, so... Pero ano din, ano, pag-uusapan natin yan bukas. Sa live ng I Am Pinoy, proud ako. So, huwag tayo magpapayanig kay Trillianes dahil siya ho ang nayayanig. Huwag tayo magalit. Dahil malapit na ho. Malapit na ho. Huwag natin ipakita ang galit sa kanya. Tumutulak na ho ang Red Gold. Kailangan na lang natin yung order ng proclamation. At darating po tayo dyan. Hilingin natin yung pamasko sa atin. Na, di ba? So, you know. Huwag natin sakyan yung takot. Yeah, yung masasabi natin. Nagmukawawa si Trillianes kapo na sa Bryant Park. Yung Bryant Park ko, public place ho yun. Oh, kaya dinumog ko siya ng lima. Okay. So, yun lang po. Hindi na ho natin siya hantingin. Oh, baka kumatok. Sa konsulit kanina, nung sila wala siya nagkuan dito. Yeah. Wala siya nag-inform. I don't think he's welcome. So, wala siya not welcome. Kasi, that's why sa Bryant Park lang siya nag-forum. Oh, kasi takot siya doon nang dineclare yung Rebo. Pagdating din, takot din siyang kuyugin. Bakit kaya siya takot? Pero hindi naman siya kukuyugin. Bakit kaya siya takot sa Rebo? Kasi ikukulong siya. Ganun yun. Yung nirelease nilang video na interview sa kanya tungkol doon sa sinasabi niya na nakipag-usap siya kay Duterte na ang Pangulo may sinabi sa kanya tungkol sa mga apatayan. Himay-himayin ho natin yan. Yes. Didibunk ho natin yan. Yung mismong statement niya na ginawa niya na obviously, you know, pati yung kanyang kasinungalingan, napapaniwala na niya yung sarili niya. Yes. So, ayusin ho natin yan. Didibunk ho natin yan. Okay. Actually, dapat sinave ko talaga to kasi alam ko itong si Trillianes tatakbo ulit tong bakukang na to eh. Ang mga katulad mo, Trillianes, ang taong hindi dapat talaga binibigyan ng opisina. Hindi. Dapat nasa selda ka lang. Kasi yung logic mo at utak mo na iwan sa selda kung dun ka dapat talaga na buhay, mamuhay at mamatay. Una sa lahat, napaka-obsessed mo kay Duterte at lahat na lang talaga ng buong buhay mo ay maging Negatron. Di porket utak kudeta ka, ipaparehasin mo ang Pilipinas, ha?
Makikita talaga namin ngayon kung gaano ka talaga ka-traidor. Kaya hindi ka talaga pipiliin ni President Duterte kasi hindi kayo magkapareho. Traidor ka, siya patriot naman. Negatron ka, siya naman talagang gumagawa ng ways para ikauunlad ng bansa. Habang ikaw talaga na pinapasweldo ng taong bayan, ang isa sa pinakamalaking problema ng Pilipinas. Bakit ka pa ulit buhay?